Skyward 50 inches received today. Sisingit lang natin na trabaho kasi yung ibang TVs hindi pa nakapag decision kung go na ba ng palit mainboard. Okay, sisingit lang natin ngayon to dito, sir. Ngayon natin na receive for the record. Yan po. Re-record lang natin na ito yung issue niya. Hopefully makuha natin at panel issue. Yan, nagba-bar lines. Bar lines na, flickering pa. Okay, alright. Testing. Sana makuha. Alright. So, binuksan na natin mga sir. Ano? Ito na yung kanyang model number. 50 SUD6600. So, ito na yung kanyang mainboard. At swerte tayo dahil na meron na Tikon board. Yun, Tikon board. Yan. Napakaswerte natin. Para sa mga kapwa ko technician, di ba, swerte natin. Ramdam nyo yun na ganong sistema. Alright. So, yun nga, ano, hindi na natin papatagalin. Kasi makakailangan natin ma-access or ihang muna natin to. Hindi muna natin na titirahin agad. Diretso na agad tayo ng hang. Wala ng intro-intro, ano. Yan. Kasi marami na rin naman kayong napanood ng mga ganito. So, for the record na lang din, para din sa mga customer ko, ganito mag-troubleshoot sa mga baguhan, PM nyo na lang ako. Pwede ko kayong tulungan. Pero sa mga mag-DIY po, sa mga may-aring ganito, sa mga customer, bawal na bawal po talaga. Hindi po pwedeng i-DIY kasi pag nagkamali po kayo ng tape method, yun nga po, lalong masisira yung TV nyo. Paubayan nyo na po sa technician. So, sa mga buguan na nag-aaral parang palang, yan, PM na lang ako. Magagalit, dami kasing nagagalit dyan sa akin na ba't ko raw hindi sinishare, ba't para ako nag-YouTube, ba't hindi ko raw sinishare. For the purpose po ng aking YouTube is hindi po vloggers na kumikita or kikita. Ito pong record sa aking YouTube is pinapakita ko lang sa customer na kaya natin gumawa ng ganitong kaso. So, sa mga baguhan, PM nyo na lang, i-share ko kung anong mangyayari dito sa TV. Pero yun nga, papost ko muna, ikakargaan natin muna ng, basta PM lang po. Nawawala na ako. Ikakargaan natin ng supply. Alright, wait lang ha. So yun nga, ganito lang yung proseso. Yun nga, warning sa mga mag-DIY na customer po. Customer technician, pasensya na po, hindi ko talaga makapag-share ng mga ganong idea kasi nasisira. So, maliban sa nasisira din yung industriya ng aming pagre-repair. So, ipaubayan na lang po sa technician po na malapit sa inyo. Alright, pag around Calabarzon po, nag-service po ako. PM na lang po, ma'am, sir. Alright, so saksak na natin, Yan. So, hinang na natin. Hanapin natin yung good signal. Tapos yung bad signal, yun yung tinatawag namin na tape method. Alright. So, yung power niya, nalilito na ako. Tinanggal ko ata yung power niya. Yung buttons niya. Alright, wait lang po So, yun, nakakabit pa lang kanyang power button sa kanyang speaker sa ganitong model. So, ibabalik natin. Balik natin ang kanyang power button para magkaroon siyempre ng power. Alright. Yan. Kabalik na. So, siyempre, red pa rin yan. Push button on. Yan. Now, makakuha pa tayo ng good signal. Ayun! Chamba, mga sir! Ayun! Nakakuha tayo ng maganda signal. So, swerte rin ng may-ari. Na meron pa tayong good signal na nakuha. Alright, sir, yung pangit nga lang na natin. Pero good signal na yan, sir. Yan, good signal na. So, dito sa kabila, yun yung may tama. So, dito tayo gagawa ng paraan. Tinatawag namin na tape method. Pero yun nga po, warning. Hindi pwede ito DIY. Pabayaan nyo na po sa kapwa kong technician malapit sa inyo. Or, yun, may kunting gasgas ha. May kunting balat-balat, whatever to. Dumi lang.
Alright. Yan. Tapos yung mga ano naman po, wag na kayo magalit sa akin kung mga mga bagong technician, PM nyo na lang po kung naging solution dito. Kung ilang block ba yung nabablock dito. Huwag nyo na po akong pagalitan ba't hindi ako nagsisharing kasi nga nagagaya nga ng customer. So nawawalan din tayo ng kita. Customer na nag-DIY. So, yun nga po ano. Medyo blurred pala ito. Ano ho? Blurred. Medyo may tama rin. Hindi siya clear. Pero hindi na siya nagpiplickering. So, kukompare natin tong kabila. Ano? Dito naman tayo sa kabila. Alright. Siyempre, tanggal yung mga ating saksakan. Balik natin to sa right side. So, left side pala. Sorry. Okay, pause ko muna. So, yun ano. Dito tayo naghang sa ano, easy access sa baba. So, ibabalik na natin tong power supply. So, ito naman nakakabit ano, left side. Right, power on! Okay. Now, may makuha tayo mas magandang signal sana rito. Yun, ang kanina medyo blurdy. Pero wala nang flicker. Ayun, oh. Ayun, nandito yung ano. Mas malala to. So, alam na. Alam nang gagawin natin na sa left side yung pinakatama. Doon tayo magbablock. Ayun, oh. Nadadamay niyo yung kabilang ano. Nadadamay niyo yung kabilang signal. Kaya siguro nagbablard. Kaya may tumatawid, oh. So, ibig sabihin, ito ang nakakabit. Ang sa left side, ito talaga ang may tama kasi walang labas eh. Diba? Tama, diba? Hmm. Tapos may guhit pa na papunta roon kaya siguro nagbablurred. Nadadamay niya. So, okay. Huh. Dito na tayo trial ng tape method. Right. Ayan na nga mga sir, ano, hindi tayo madamot sa, hindi ito madamot ang ganitong model sa kanyang signals. Yung mga nakasulat sa kanya, hindi siya madamot kasi nandito na agad, makikita natin yun. Yan, yung mga clock signals niya, yan, nandito na agad, makita agad natin. Diba, yung ano natin, yung tawag natin, basta clock signal, yung nakalimutan ko na. Basta, yun na yun. Ayun, dito. Nakalimutan ko ng mga ibang term dyan, yan. Makikita natin agad dito na nandyan na. So, hindi na tayo nahirapan. So, yung naging solution natin, ito yung naging solution natin. So, para sa mga baguhan, blocking the signals, sa mga nag-aaral, PM, subscribe in PM, or follow my page. Kung ano yung naging solution dyan. Tapos sa mga customer, pasensya na. Kasi hindi po talaga pwede ito sa nag-DIY. Nasisira po. Nasisira ang TV. 50-50 na magagawa na hindi. Masisira, lalong lumalala. At masasayang yung pera niya syempre. Paubayan niya na po sa kapwa technician. Kaya hindi po ako nagtuturo ng DIY. Yun nga po, paalala dun sa nagagalit sa akin dyan sa YouTube kung bakit ko raw nagtuturo pa na wala naman na solusyon. So, pasensya na po. Yung YouTube ko nga lang po is for the record lang po sa ano. Bahala na po kayo dyan kung mag-subscribe kayo sa akin or hindi. Dito po nagbibigyan ako ng idea na yun na yung naging solusyon. Hindi po talaga naglalalim ako ng ano kasi nasisira po yung industriya ng pagre-repair. So, yun nga po ano mga sir, ano. Pasensya na, ito sa mga ano lang talaga kapwa technician na baguhan. Kaya tayo pa ulit-ulit. Yan. Yan, gumana na. At least, siguro, super brightness itong settings na naman. Yan, nasira yung panel or, parang super brightness yun. Putlang-putla yung tao. Super brightness, super settings na naman ng backlights. Yun lang laging minibilin. Alright, so, yun nga, sir, ano. Underburn test natin para hindi kayo pabalik-balik sa shop. Alright, magre-record ulit ako para sa customer na iba-burn test muna bago niya makuha. Siguro bukas na makuha. I-overnight burn test natin. Magpatugtog muna ako rito sa shop. Alright. So, yun nga po, sir. Ano, gumana na ang inyong TV. Na-record ko na rin ito para sa aking sharing sa aking YouTube tsaka sa page. So, gumana na.
Titesting na lang natin. Kaya ako naman sinasabi sa inyo, sir, lang sa mga iba pang customer na gusto magdala sa shop. Kaya naman sinasabi ko sa inyo na 2 to 3 days kasi po hindi ko agad ito binibigay sa inyo. Tinitest ko muna. Meron kasi ibang nagmamadali pagdala sa shop. Repair agad. Paano kung marami pang ang gawa ang isang technician? So hindi agad-agad na kada araw bakante. Lalo na't nag-online, lalo na't may mga customer doon pumupunta sa shop. So hindi agad-agad namin yun magagawa. So 2 to 3 days, tinetesting pa kasi. Minsan yun, katulad nito, nadali agad, na-repair agad natin. So 1 night lang na testing nito, overnight test. So imi-message na agad si sir na okay na, pwede na makuha bukas. Yun nga po ang purpose nun, para walang backjab. Kasi minsan may lumalabas pa na flickering, may lumalabas pa kung ano-anong sakit. So 2 to 3 days yung sinasabi ko rito sa shop. So tama ng daldal. So tingnan natin, baka naging reason is super brightness settings kasi yung putla ng tao. Tingnan natin ang menu. Sana makuha ng ating remote kasi hindi po itong original na remote nya. Ayan o, menu, pictures, mood, naka sports. So tingnan natin na naka automatic pala sya, automatic settings ng picture. So hindi ko maano kasi ang hirap mag-scroll, ang bagal na mag-response. Yan. Picture settings, alright. Tingnan natin dito. Ayun ano, yan ang sinasabi natin, no, putlang-putla kaya mabilis nasira ang panel din. Isa rin sa naging issue kasi nga super brightness doon sa loob kasi lulutong po itong panel. May mga lines pa si ito, may mga linya po rito yan sa gilid. May mga linya po yan, lagi kong in-explain sa mga ibang customer ko, sa mga may-ari. May malilit kasi po itong strand sa loob. So, pag super brightness, mainit ang panel, mainit yung backlight. So, dahilan, reason din na nakakasira ng panel ng mabilis yung TV. So, ayun na, nakita na natin na bumalik na naman sa home. Si adjust lang natin yung brightness noon. Ang bagal mag-response ng TV ba o remote, di natin alam. Ayun oh, ano natin ulit. Nakukuha pala sa mood. Sa more. Ang picture, yan. Yan na sir, ano. Iba-backlight settings natin. Ibali nang mahaba yung video. For sending sa iyo. At least alam nyo na kung paano tumagal ang inyong TV pa. Tsaka sharing is caring na rin dun sa mga customer natin, ano. Ayun, lagi niyong bantayan, yan yung palagi kong binibilin sa inyo, lagi niyong bantayan yung backlight settings saka yung brightness settings. Tsaka putlang-putla yung tao, yung pangit. Oh, di ba? Hindi pa masakit sa mata na kung may anak kayo diyan sa harapan niyan. Pwede na yung mga 30% para hindi masakit sa mata ng bata. Yan, yung brightness 50 pwede na yan. Hindi masakit sa mata, hindi mabilis. Bawi na lang kayo sa contrast. Sa contrast po, pwede yan dyan 90 to 80. Magtira naman kayo ng konti. Huwag nyo naman na, abusuhin din, syempre. Saturation, yan, kalahati. Yan, kalahati. No, ano ba naman yung bagal mag-response ng aking remote? Kasi hindi nga siya original talaga. Alright, yan yung kalahati. Sharpness, ano. Kaya pala maputla kasi yung sharpness naka zero. So ito 50% ito. Medyo okay na yung tao nito, hindi na medyo puputla, medyo hindi na nakakatag doon yung basta yun na yun. Okay. Yan, exit na natin. Exit menu. Menu exit. Bagal talaga mag-response, oh. Haba na kasing video natin, mahirapan ako mag-send kay sir. All right. Hirapan ako mag... Ay, ano pa pala? Wi-Fi settings pa pala tayo. So, iwa-Wi-Fi settings ko na lang ito. Ano? Yan. Okay na siguro ito. Medyo hindi na maputla ta. Medyo klaro-klaro na. So, mahaba kasing video natin. Mahirapan ako mag-send kay sir. Alright. So, na-adjust na natin. Sana ma-prevent na natin ng kanyang near shutdown ng panel. Alright, sir. Okay. Sharing and scaring din dyan sa aking mga customer. Alright. Thank you. Under barn test, yun, kalahating araw na to, tapos buong gabi, tugtugan tayo rito, at pag successor, pwede na makuha bukas. Alright, thank you.